Okay guys, next up dito tayo naman sa errors. So errors, alam natin ito yung mga misapplications of accounting policies. Yung mga pagkakamali, kaya nga errors, diba? Mathematical mistakes, misinterpretation of facts, and fraud. So financial statements, do not comply kapag merong, kasi dapat, diba? Kung naaalala niyo yung conceptual framework natin, financial statement should be free from error. So, dapat walang error dyan. So, kapag may error, ibig sabihin, hindi tayo nagko-comply sa may PFRS. So, ayan nga yung purpose ng accountants and ng auditors para makita if meron bang errors yung ating financial statements and then maitama. So, if they contain either material errors, so material, ibig sabihin, importante yung errors, or immaterial errors made intentionally. So, kapag yung error ay ginawa intentionally na iminali yung financial statements para sa ibang purpose, ang tawag na natin doon ay fraud. Diba, panloloko na yun kasi sinasadya mong imali eh. Alam mo naman yung tama, pero minali. Ginawa mo pa rin yung mali. So, ibig sabihin, panloloko na yun. So, in case of fraud, it doesn't matter kahit piso lang yan. Ay, siguro, hindi naman siguro kung piso, diba? It doesn't matter kung maliit yung amount niyan, material or immaterial, diba? Kasi, may iba ng, ano man tawag doon? May iba ng purpose, eh. May iba ng reason kung bakit niyan nagka-fraud, diba? Fraudulent financial reporting na yan. Parang, panloloko na yan. May something na dyan. Kaya, dapat nating mahanap kung ano yung something na yun. Pero, kapag yung error, ay, kapag kunwari, hindi sinasadya nagkamali, pero immaterial naman or maliit, mapapabayaan na yan. Kasi, hindi naman sinasadya, plus maliit lang. Pero, kapag sinasadya, malaki man o maliit, kailangan nating mahanap yan. It does not comply na with PFRS. Pero, kapag maliit yung error, tapos hindi sinasadya, compliance pa rin yun sa PFRS. So, errors can be of commission of errors or errors of omission. Kapag error of commission, mali yung ginawa mo. Kapag error of omission, may nakalimutan kang gawin, meron kang hindi nagawa. Diba? Hindi mo na i-record yan. Kapag error of commission, mali yung pagkaka-record mo. The type of errors according to the period of occurrence naman. Current period errors, ito yung mga errors, kung maring ngayon, 2022. May errors na nahanap or na-discover noong February. So, February 2022. Ngayon, March 22, 2022. Diba, March na. Although, tapos na yung February. Pero current period pa rin, kasama pa rin sa period ng 2022. Kaya current period error pa din yun. Tapos, dapat mahanap natin within 2022 hanggang December. Pero kapag yung error ngayong 2022, next year pa nahanap. Ito are prior period errors or errors in one or more prior periods that were only discovered either during the current period or after the current period but before the financial statements are authorized for issue. For example, yung error ngayong taon, next year pa lang nahanap. Ibig sabihin, prior period error na yun. Or yung nahanap nating error nung 2021, na ngayon lang natin 2022 nahanap, prior period error na yun. So, these are corrected by retrospective statement. Bakit? Kasi yung nakaraang taon, sarado na yung books nun eh. Pagpatak ng December 31, sarado na yung libro nun. So, January, may error ng December 2021, tas January nakita. Edi, sarado na yung libro ng December 31, kaya prior period error na yon. Pero kunwari, January yung error ngayon, January 2022, tapos nakita natin ng December 2022, hindi pa sarado yung libro ng period ngayon, kaya pwede pa natin isang i-correct using adjusting entries. Pero kapag sarado na yung libro, i-correct na lang natin siya through retrospective restatement. So, retrospective restatement means i-restate natin yung comparative amount. So, ayan, pakibasa na lang yan. Basta, retrospective restatement, correcting a prior period error as if the error had never occurred. I-adjust natin yung last year. Or babaguhin natin yung amount. So, try natin dito sa illustration. Current period error. January 10, 2002.
prior to the authorization of ABC Company's December 30, 2001 financial statements for issue, the account stand of ABC could receive a bill for an advertising made in the amount of amounting to 400,000. These expenses not accrued as of December 31. So yung 400,000 daw na advertising expense natin ay hindi natin na-record. Ay December 31 yun. So, error of omission. So, eto, mapapansin nyo, December 31 yun, diba? Tapos, January 10 na na-discover. So, kailangan muna nating makita kung sarado na ba or bukas pa yung libro. So, sabi ko pala kami na automatic. Hindi automatic na December 31. So, tinawin natin yun. Hindi automatic na nagsasara na yung libro. Depende sa company kung kailan sila nagko-closing entries. Diba? Kung busy sila, edi bandang February pa. Or kung pwede silang mag-closing entries na agad ng January. So, depende kung sarado na or bukas pa yung libro. Pero kapag walang sinabi, kung sarado na or bukas pa yung libro, ang assumption natin, by December 31, nagsasara na yun. Parang tindahan lang. So, kapag sabi nito, assume daw natin na A, books are still open. Kapag books are still open, ibig sabihin, hindi pa nasasarado yung libro, hindi pa natin na i-close lahat ng temporary accounts. Diba? Ano ba yung mga temporary accounts? Yung income and expenses. Kaya, pag di pa sila sarado, pwede pa natin gamitin. Diba? Kaya lang, ang record natin, December 31, kasi December 31 yan nangyari, ha? Prior period yan. Advertising expense, account advertising payable. I-record lang natin kasi nakalimutan natin i-record, diba? Pero, if the books are closed na, sarado na lahat ng expense account, naka-close na yun sa may retained earnings, diba? Kaya, doon na natin siya idadiretso ipasok sa retained earnings. Okay, so, pakibasa to, what if hindi in-ignore yung tax? Eh di 280 lang yung papasok sa retained earnings natin, 120 sa income tax payable. Illustration 2, prior period error ulit. On January 15, 2003, while finalizing the 2002 financial statements, ABC Company discovered that depreciation expense recognized in 2001 is overstated by 400,000. So, hindi sinabi kung close or open yung libro. Pero sabi dito, while finalizing, so parang pina-finalize na. Ibig sabihin, sarado na yung libro niyan kasi pina-finalize na nga lang eh. Discovered that depreciation daw ay overstated. Sobra tayo ng record ng depreciation. So, sobra din yung ating accumulated depreciation. Yung gagawin natin, babawasan natin accumulated depreciation ng 400,000. And then, pasok siya sa retained earnings ng 400,000. So, bakit po January 1 na to? January 1. Kasi nga, ano natin na-discover yung error. And anyway, retained earnings na siya pumasok. So, beginning balance ng retained earnings na yung ina-adjust natin kapag sarado na yung libro. Prior period errors are corrected by adjusting the beginning balance of the retained earnings for the earliest period, kami, kapag sarado na yung libro. So, hindi kasi siya pwedeng ilagay sa profit or loss ng 2003. Kasi nga, 2001 pala to, 2001, no? 2001 yan mali eh. Hindi natin siya pwedeng isama sa profit or loss ng 2003. Kaya doon na lang natin siya ipapasok sa retained earnings na. Okay. Kapag current period error, summarize na natin. Pag current period error, is i-adjust lang natin yung kung ano yung namali natin. Adjust lang natin kasi open pa na may libro. Saka ngayong taon naman talaga nangyari yon. Ngayon lang natin i-adjust. Kapag prior period error, tignan natin kung open or close yung libro. Kapag open pa, ang entry natin December 31 tapos, edi normal na entry lang. Kapag close na, doon natin siya i-adjust sa retained earnings. Tapos, yung date ay kung ano na natin na-discover. Kasi sarado na ngayon December 31 eh. Kaya sa retained earnings natin siya ipapasok. So, pakibasa na lang itong type of errors natin. Kung ano na ba yung mga klase yan. Mga definition, transplacement, transposition errors, omission, compensating errors. At iba pa. So, merong dalawang
main type na lang tayo ng errors. May tinatawag tayong counterbalancing and non-counterbalancing. Okay, meron ditong sinabi. Kapag ang error, ang naaapektuhan lang niya ay financial position only, or error na ang naaapektuhan lang income statement only, kapag isa lang, pag isang statement lang yung naaapektuhan niya, are corrected through reclassification entries. Namaya, papakita natin yan. Ito pala, for example, if advertising expense daw ay nirecord natin as travel expense, eh, ano lang gagawin natin? Babaligtarin lang natin. Ililipat natin yung advertising expense to travel expense lang. Pero kapag both of the financial statement, both or dalawang statement yung naapektuhan, financial position at yung income statement, pwedeng dalawa yan, counterbalancing or non-counterbalancing. Kapag counterbalancing errors or errors which if remained uncorrected. So, itong counterbalancing errors, kapag hindi natin siya nakita, ikinokorrect niya yung sarili niyang mag-isa. So, kapag lipas ng panahon, tatama na rin siya. Ganun yung counterbalancing. Kahit di natin yan mapansin o di natin makita, paglipas ng panahon, magiging tama rin siya. Tapos, wala na siyang magiging epekto sa mga susunod pang panahon. Dalawang taon lang yung maaapektuhan niya to. After nun, nakakorrect na siya. Pero kapag, ito, tignan nyo to. Effect ng counterbalancing, kapag year 1, naka-overstate yung profit natin, edi automatic year 2, understated yan. Pero sa year 3, dahil magkunwari ito, sobra ng plus 3 dito, tapos dito naman, understated ng 3. Ang net effect ng plus 3 at 3 ay, at negative 3 ay 0. So, by year 3, na-correct na niya yung sarili niya or wala na siyang effect. Sa statement of financial position, isa lang yung ang taon lang yung erroneous. So, anong example doon ng counterbalancing errors? Kabisaduhin nyo to. Dapat alam nyo kung ano-anong mga accounts or anong mga transaction yung counterbalancing. Kapag ang naaapektuhan ay pag ang error ay related sa inventory, purchases, sales, prepayments and unearned items na to, prepayments and deferrals, accruals for income and expenses. Okay, next, non-counterbalancing errors naman are errors in which kapag hindi natin siya nakita, hindi siya automatically magko-correct habang buhay siyang mali. Tapos, yung effect niya, nasan ba yun? Mapapansin niyo yung effect niya kapag hindi natin siya naimali habang buhay, na mali yung ating statement of financial position. Pero sa year 1, ay sa profit or loss statement of income statement, isang taon lang yung maaapektuhan niya. Wala na siyang effect sa mga susunod pang taon. Kaya lang yung ating statement of financial position ay habang buhay na mali. Kasi hindi niya kayang i-correct yung sarili niya. So, an example daw nito, misstatement in depreciation, erroneous capitalization, tapos non-capitalization of capital by more on sa PPE, di ba? Depreciation, yung capitalization ng cost na in-expense natin. Tapos, yung expense naman, kinapitalize natin. Di ba? Baligtad. Ito, dito sa number 2, yung cost na dapat i-capitalize, in-expense natin. Ito naman sa number 3, yung cost na hindi dapat i-capitalize or dapat expense lang siya. Wait, nalito na ako. Dito sa number 2, yung cost na dapat expense ay kinapitalize natin. Dito sa number 3, yung cost na dapat yung cost na non-capitalization of capital dapat i-capitalize ay hindi natin kinapitalize. Parang pareho lang yun ah. Wait lang. Nag-loading na yung utak ko. Dito sa number 2, meron kasing dalawa tayong cost, di ba? Isang expense cost. Ano yung mga expense na to? Yung mga normal na expense. Eh, yung insurance expense, ganyan. Supplies expense. Tapos meron tayong cost.
na kailangan natin i-capitalize, ito yung mga cost kapag gumagawa tayo ng building, di ba? Kunwari, yung expense natin sa labor, expense natin sa pambili ng hollow blocks ng semento, lahat yon ay i-capitalize natin sa presyo ng building natin. Okay? So, yung cost na dapat that should be expense ay kinapitalize daw natin. Yun. Ito yung number 2. Tapos, yung cost na dapat capitalizable daw ay hindi natin yung cost na dapat ay capitalizable ay hindi natin kinapitalize, non-capitalization. Ay ginawa natin expense, ayan. Basta yung number 2 at 3 na yan, nagkabaligtad lang silang dalawa. Diba? So, kaya dapat alam nyo yung mga expense na, the expense at mga cost na kinakapitalize. Okay, tapos yung depreciation. Yun lang naman yung examples ng non-counterbalancing errors. Mamaya sa illustration, makikita natin yan. Wait lang, may nag-chat lang. Okay. Next, tignan din natin yung relationships between accounts. So, wait lang. Kailangan pala natin dito ng example. Meron ba ditong Microsoft Excel? So, ida-download ko muna.